very long time, I was really hesitant to share this one to you. Sabi ko, in architecture, one of the things na pinakababayaran mo is the way you think, the way you design. But for me to realize, parang ganda lang yan. Di porkit may ubo tong pasyente na to at may ubo din tong pasyente na to, parehas na sila ng gamot or pwede mo nang kopyahin yung consultation ng doctors kanya. That's not how it works. Maaaring kumopya ka ng isang plano, kumuha ka sa internet, but like I said, each site has different conditions. Maaaring magka-problema ka pa din or may mga loopholes na hindi ka makita in the long run. Basically, wala naman itong ginagawa sa storage ko. Might as well, i-share ko na lang to sa inyo. May naambag pa ako sa lipunan. Let's go! Excited about this one kasi this is one of my highest design feats in architecture. Ang yaba. And that's, I believe this is something talaga na I really put my heart into it nung ginagawa ko tong plate na to. So sana po hindi pa ako pagalitan ng mga prof ko upon sharing this one kasi baka mapilitan silang gumawa ng design problem dahil isa-share ko na nga to sa inyo. Iintindihan nyo kung paano tumatakbo yung utak ng isang architecture student. Before anything else, don't forget to like, comment, and subscribe. Libre lang po yan. So, ito yung nakikita niyo dito. This is the design problem. Ganito siya binibigay ng mga prof namin. Ito yung isa sa mga plate ko nung pandemic na. Client natin ay si Mr. Guzman C. Roberto. Shortcut neto, nakatira sila dati sa Taal, Batangas. Pagkatapos, since sumasabog yung vulkan ng mga panahong to, ay lilipat na daw sila sa Carmona. And dahil nanalo daw ng loto, itong si Sir Roberto, this signifies na itong project na ito ay walang limitation. Walang budget na specified. So, sky is the limit talaga. Naka-ambisyos ang design. Ay, okay lang. So, 784 square meters in Carmona, Cavite. And one of the biggest consideration of this one is that may COVID na netong mga panahong to, new normal design na siya. Tao dito sa bahay na to ay, of course, yung asawa ni Mr. Roberto. And may anak sila, si Jed, na 25 years old. He is a frontliner. Si Carla, which is a junior high school. And may isa silang anak na bunso na may Asperger syndrome. Pakita ko sa inyo kung paano ko translate ito sa design. Okay din dito na si Mr. Roberto ay isang environmentalist at ang lupang binigay sa atin ay slope. Ibig sabihin, we have two techniques that you can use. Number one is cut and fill and number two is split level. So, kapag cut and fill kasi, sobrang makakadamage siya ng environment kasi sobrang bukay ang gagawin. So, ang choice talaga natin, ibig sabihin, is yung split level. Specifications, kailangan daw may quarantine room, malaki yung storage area, may mga storage pwedeng mag-plant kasi noong mga panahong to, usong-uso din yung mga plantita. Salute po sa mga prof ko dahil sobrang creative po nung naggawa ng design problem na to. Sakyan din daw sila. Ngayon, guys, ipapakita ko sa inyo yung mismong design plate ko. May dalawang file yung sinubmit ko dito, if I'm not mistaken. Number one is yung PDF na puro plano lang yung laman. Two, yung layout. Design ako ng concept board. Pagkatapos, nilalagay ko din dun yung plano. Tutur ko lang din kayo sa laptop ko. Papakita ko sa inyo kung paano ko talaga iisipan yung mga design plates ko. So, as you can see here, this is one of my folders on my laptop. Ako, aquarium, Asperger. So, each room na dinidesign ko sa bahay, sinesearch ko siyang maigi. Ayan, balsa. So, dapat butterfly roof talaga. Ni-research ko talaga siya ng maigi. Kaso, running out of time na that time, hindi ko siya nagawa. Ang dami na kasing mga rooms dun sa floor plan. Minsan, hindi mo na alam yung furniture na ilalagay mo. Huwag mong pahirapan yung sarili mo. Internet is an ocean filled with a lot of fish. So, huwag ka matakot mag-search. So, it helps me para mas maging continuous yung takbo ng utak ko habang nagpa-plano ako. So, ang title neto is Balsa. Hindi man siya required, pero naglalagay ako ng title. Gusto ko lang na may natatandaan ako sa each and every design na ginagawa ko. Kasi, it was like an artwork for me. Gawa din ako ng mga painting. Nilalagyan ko din sila ng title for some reason. Ang title niya is Balsa, The Separation and Connect. Kasi I believe, in a new normal design, it's very important na may private space ka. But on the other hand, hindi naman puro private space kasi nakaka-stress. So, dapat, you have the opportunity to maintain that private space while being able
able to connect with other people around you pa din. Ang gantong part nyo sa design, it'll depend on you actually. Time, wala namang ibibigay yung mga prof nyo na very specific. Sa design concept, dito ko na i-discuss kung paano ko ginamit yung concept natin, which is balsa. The common mistakes here in the design concept is that magsa-search lang sila, for example, meaning of balsa, definition of balsa, tapos ka-copy-paste nila. Most of the time, our professor prefers that. Paano mo ginamit? What is the reason behind kung bakit balsa yung concept mo? The reason why balsa is that. Since nakatira nga sila dati sa Taal, Batangas, balsa is one of the common thing there. So I would like to remind them, they might feel na nakakamiss yung hometown namin, which is yung Taal, Batangas, for a very long time doon kami nakatira. So I would like them to feel as if andito pa din siya, hindi siya nawala. Ito, makikita nyo, ito yung normal na itsura ng balsa. Interconnected kasi siya, diba? So parang mga bamboo na pinagdikit-dikit. Sige, ganun yung idea ko dito sa design na to. Spaces na ito, kahiwalay-kahiwalay. May mga points dun sa bahay wherein magkalayo sila, pero nakikita pa din sila. I also incorporated here some of the water features. Since dati nga sa Taal, maraming mga tubig-tubig doon. So, isa to sa mga favorite part ko every single time nagde-design ako, yung user analysis. Ito ko, every single time na nagde-design ako, yung mga taong pupunta doon, yung mga taong titira doon, nasa-satisfy yung needs nila. Well, ako, when we transferred to a different house, kumbaga, naghahanap ako ng place wherein makakapag-vlog ako. Kasi, that is part of my lifestyle already. Would like to satisfy their needs, I would like to make them more productive by designing a place na suitable para sa kanila. Mr. and Mrs. Roberto, ginawan ko sila ng master's bedroom. Dito may personal workspace kasi syempre new normal, kailangan nila ng office sa bahay. And naka-specify din dun sa problem na si asawa ni Mr. Roberto, gusto niyang magtayo ng business. Ayan, office for the online business, coffee corner, and pantry. Anak nilang may sakit. Search some of the things na kakailanganin ng isang piece ng Asperger. Nag-design ako specially para sa kanya ng sensory room. Kasi said nga kanina, wala namang budget, so sky is the limit talaga. So yeah, site analysis, may residential area sa likod, may residential sa gilid, ng sunpat natin. So yeah, dito sa bubble diagram, dito ko naman inanalyze yung relationship ng mga rooms. For example, yung katulong nila. Kailangan, itabi ko siya dun sa room ng bata. Kasi siya yung nag-aalaga dun sa bata. Yung quarantine room, tinabi ko dun sa room nung anak nila na frontliner, which is si Jed Jaime. Siyempre, kung nurse siya, kapag may nagkasakit sa bahay nila, diba, siya yung mag-aalaga. Para makapag-create ako ng mas magandang design for a new normal, dito kasi very important yung separation ng private space, public space, and semi-public, ganyan. Ginawa ko yung mga public spaces nasa unahan, so para pag may mga bisita sila, dun lang sila mag-stay. Mga private spaces is nandun sa likod. May privacy sila, and on the other hand, para pag may mga nagkakasakit, hindi na kalat-kalat. So yeah, ito, design strategy, adaptive architecture, materials, self-explanatory na siya. Dito naglagay din ako ng some text about Asperger syndrome. But take note, there are professors wherein ayaw nila ng sobrang daming text. Gusto nila yung mga illustrations talaga yung nilalagay niya. Just in first year that time. So okay lang siya. Yeah, wala naman ako naging problema dito.